one of my favorite horror film, zombie, di ba? Pero sabi nga, napakadalang gumawa ng mga Pinoy na zombie movie kasi it's either magiging katatawanan yung zombie or matatakot yung mga tao pag pinanood yung movie. So kayo po, ano po yung pinaka-challenges that you encounter during yung ganitong klaseng movie? Kumbaga, syempre, parang ang purpose is matakot yung mga tao. And napapanahon, pandemic, di ba? So what are the challenges that you encounter during this zombie movie? May papalabas ang big screen. Actually, dito po kasi talagang pagdating sa horror, expected na natin kailangan may gulat eh. May gulat factor dito. So, tinilingnan din namin yung yung realidad din pagdating sa paggawa ng zombie. Kasi ito, halos one day lang nangyari. Kaya wala akong makikita dito ng mga naagnas or mga putol-putol yung kamay. Dito, kumbaga, fresh na fresh pa yung mga zombie. So may mga napapanood din kasi tayo mga zombie movie na pagkatagad, may mga tumatagas yung dugo, di ba? So dito, medyo tinignan din namin yung realidad kung bakit. Dito, wala kami masyadong dugo sa mata, dugo sa ilong. Kasi, based din sa research na ginawa ko nung sinulat ko yung script, na kapag namatay yung tao, bumababa yung temperature. So, nawawala rin yung dugo. So, hindi nawala na nagsi-circulate. So, once na lamang na strong, siguro wala na yung tendency na tumangkas na yung dugo sa katawan. Wala naman masyadong challenging din dito. But, kumbaga sa pinakalam namin dito kasi yung yung technology din na gagamitin namin at the same time, pati yung tao, tapos yung, syempre, ang daming babaguhin sa background, and then, yun yung mga combination na kailangan namin gawin. So, wala na kami kailangan ipakita ng mga masyadong mga wasak na katawan ng tao. Yung mismong pelikula natin, mismong sitwasyon na kung ano yung involved yung mga zombie natin. Hindi lang kasi zombie yung involved dito eh. Meron dito mga bad guys, meron good guys. So may barilan din siya. Hindi lang siya talaga typical na talagang kagatan ng isip. So yun lang siguro. Pero yung challenging lang natin talaga dito yung yung bagong technology na gagamitin natin. Yung editing po. Special effects. Visual effects po natin. Opo. Direct, tatanong ko rin, parang congratulations sa yung makeup, maayos din naman. Okay. Yung prosthetics na ginamit na sa mga bata. So, congratulations po. Yun naman po, actually, hindi kami gumamit ng prosthetic. Makeup talagang na? Makeup lang po siya. Tapos, nagpabili lang kami ng contact lens na talagang gano'n. Since nga, nabanggit ko kanina na one day lang yung pangyayari, so talagang wala siyang mga agnas-agnas. At salamat dito sa namin sa makeup. Dahil nagawa niya ng maayos yung pagiging zombie nila. So talaga lang yun, makeup lang talaga ng ordinary person. Maganda ko yung pagkakagawa. Salamat. Yung second question ko for Sir Monching. Sir Monching, sabi nga nyo kanina, parang in-introduce sa inyo ni Direk Danny yung other way of shooting, yung ganito. So, kayo po, how do you compare yung ganitong klaseng shooting na kayo lang mag-isa ang umag-act compared dun sa before na nakasanayan natin during our baguettes to yung mga ninja, di ba? Ngayon, mas madaling umarte kasi pag meron kang kaeksena. Yung sumasagot sa dialogue mo, kaharap mo. Kung ang emosyon niya galit o natutuwa, meron kang basihan din sa ilalabas mong emosyon or kung ano yung level nung galit na galit ka ba o ganyan, di ba? Pag green screen, ikaw lang. Kung may sumagot man sa dialogue mo, nasa likod ng camera o nasa kailangan very yung focus mo na huwag mo din hanapin kung saan ang gagaling yung boses. Kasi pag may ka-eksena ka, nasa harap mo or nasa isang lugar, di ba?
Eh, minsan nasa camera, close-up, may mga buwan yung direct na close-up, may dialogue. Yung sasagot, nasa likod mo pala, di ba? So medyo nakakaano, nakakapanibago. Yung second question po, how do you support yung new breed of artists like them? Humingi ba sila ng tips sa inyo? Or parang, did you support them when they act na parang kailangan ng support coming from you? Eh kung nagka-eksena kami at kailangan nila ng support, eh talagang isusupport namin ni Brother Ram sila na matulungan sa eksena. Pero yun nga, dahil nga siguro sa sistema din ng movie at hindi kami nagka-eksena, hindi ko sila nakasama sa shoot. Thank you. Congratulations to Plandemic. Napanood yung Black Sea. Ito yung ano kasi concept ni Sir Domes, story talaga niya siya, story niya, and then dinevelop din namin. Pero masasabi ko rin na hindi naman siya siguro, kahit hindi ko napanood yung Black Sea na magkapareha sila. Siguro parehas lang na zombie movie, pero yung concept, yung idea ng story, siguro naman medyo iba. Kasi pinakita natin yung ano eh, yung apocalypse eh, yung pagkawasak ng siguro sabi natin yung Metro Manila. Pero ano yan eh, yan yung event na nangyari sa kasalukuyan. Pero yung story natin, ibinalik natin sa past. So kung paano siya nagsimula. Medyo may mga twist kami ginawa sa story. And then yung story talagang non-linear ang naging approach namin sa script. Yun naman po. Salamat po. Support. Sa pinaka-challenge sa isang producer kasi kailangan mo i-haggle yung kanilang talent fee. Yes. Kasi could you just imagine, mag-produce ka ng pelikula kasagsagan pa ng pandemic. So, it's good na para mabuhay ang industriya at makatulong din, nakipag-haggle po kami para mabawasan po ang kanilang mga talent fee, pumayag naman po sila, napaka-supportive po sila po nila. Ano po? So yun po ang challenge ko as a producer kasi sabi ko po sa kanila kung nung sinabi namin yung story, yun po yung magiging kahinatnan. And natuwa naman po sila, so nag-invested po sila. Hindi ang in-invest nila is their relationship, hindi po money. Opo, yun po yung nagpapasalamat po ako sa kanila kasi sa industriya kasi eh hindi po pera-pera lang eh, dapat po relationship. Kaya napakamagaling po lahat sila makisama. Kaya nga po kung kami po ay magkakaroon ng second movie, syempre kasama po rin po sila, di ba po? Kasi sabi ko nga sa kanila sabi ko nga sa kanila ang aming movie ay gusto ko kakaiba kasi I had very high expectation when it comes to movie. Kaya nga po, panahon na para ang Pilipino ay kaya namang lumaban sa ibang bansa. So, yun pa lang po. Thank you. Prior, it's my first horror movie po. So, medyo kinabahan po ako nung una. Pero nung nakita ko naman po yung mga eksena ni Kuya Rob, parang naman yung kaba ko. Kasi narating yung mga eksena nila. Talagang ano po siya, hindi po siya pure horror lang. May onting comedy para pampagaan lang yung ano, loob ng mga tao sa nanonood. May kanaptin ka ba dito? Ano? May kanaptin ka dito? Hindi naman po siya totally nag-focus sa love. More on like crush-crush lang, which is si Kuya Ford po. Si Ford ba na yun siya? Yes po. Ano nangyari? And then, yun, after the worst kids po ay nagkaroon po ako ng manager. Yun, apat po kami nung tough four po. And yun, nagkaroon nga ng pandemic kasi yun, lahat ng event ko, hindi natuloy lahat, cancel. So, ano talaga, kumbaga sa Zoom talaga siya, so parang hirap kasi ang panibago itong mangyayari sa ano, bansa natin. Hindi lang sa atin, kundi sa buong mundo ko. So, yun, parang di ba kumakanta po ako, parang nasasanay ako dun eh, wala akong masyadong ano sa mga ganito, acting. So yun, isa ang kapasalamat ko kay Sir Dome, kay Direk Dami po. Kasi actually first time ko to, talaga na maka-acting na ito, makasama ng ganito na sa zombie na movie. So parang medyo challenging sa akin kasi ano po, isa po akong katutubo. So parang
pagaling din ako sa Manila, kahit medyo matagal, pero parang naninibago pa rin ako. So parang kailangan ko rin gawin pa rin kung ano yung role ko po dito sa pandemic na to. So kung ano yung sinasabi ni Direk, yun po, ginagawa ko lang din po talaga. Yun. So parang yung sa kanilang trailer po, sobrang excited ako kasi parang first time ko makikita yung sarili ko na parang umaacting talaga doon na may mga kaharap ng mga tao din. So yun po, nasa po. Good afternoon.